Kamusta mga tol? Andito na ang Papa, Papa Kulot, Josh Giddy, pogi na, magaling pang mag-basketball yun. Tirahin na ako niyan, pero bago yan, atyara muna tayo, focus lang sa goal. Etong si Papa Kulot mga tol, no? 6'8", 216 pounds at 20 years old pa lang, batang-bata, balay mo pusa, no? At pangalawang taon na niya ngayon sa NBA. 16.2 points, 7.9 rebounds, 6.1 assists, 48.3% sa field goals at 32.4% naman sa 3 points. Solid na mga numero yan, no? Almost parehas yan mga tol nung rookie year niya. Halos parehas lang talaga eh. Pero tumaas lang ng konti yung puntos niya. Kasi dati 12.5 points per game siya nung rookie year niya. Pero this year 16.2 points per game na. Yung una niyong kailangan malaman mga tol ay ang ganyan, no? Ano napasin niyo dyan, ha? Ang sagwa talaga ng galaw eh, no? Walang kaporma-porma eh. Kaya sabi ko sa title pangalan, di ba? Parang oldies gumalaw. Kasi ganyan, no? Galawang 70 siyang ganyan eh. Hindi smooth, hindi pino. Yung parang hindi marunong kahit mag-dribble, parang hindi marunong eh. Pero shoot naman. Well, para sa akin mga tol, no, yan yung pinakamagandang trait nitong si Papa Kulot. Sobrang unique kasi siya dyan eh. O yan, tingnan nyo mabuti ha. Ayun, layup yan. Ang weird, diba? Parang baguhan talaga yung galaw eh, pero nakashoot naman. Well, kasi yung ginawa niyang pagbagal na yan, inaantay kasi niya makalis muna si Tikbalang sa ilalim. Tsaka niya ngayon biglang nilayup na ganyan. O ito pa siya, tingnan nyo. Yan tirang ganyan mga tol, ipabanda na yan. Yan actually yung isa sa mga unang-unang itinuro sa akin eh. Ipabanda mo, mas madali makashoot kung kabanda eh. At kung papasin nyo dyan, again, walang kaporma-porma yung tira na yan. Pero pumasok pa rin eh, no? Eh, diba, tingnan nyo, oh, siniksik niya yung bola. Tapos tingnan nyo yung tira na yan. Diyos ko po, Rudy, kung di ka lang pogi talaga eh. Tirang baguhan yan eh, pero pumasok pa naman, no? Actually, marami ka makakita ang ganyang tira niya. Yung para pang pa-hook shot na ewan ko kung saan niya ba niya hinugot eh, no? O, yan pa, tingnan nyo, oh, walang kaporma-porma talaga yung tira niya, oh. Parang tira talaga ng baguhan, pero yung goaltending daw, oh. Ito pa isa, sumalaksak. Ayan na naman, no? Yung parang pa-hook shot, no? Parang benta tuloy yung laro, eh. Pero pabanda yan, oh. Ako mga tol ha, ewan ko ha, never pa akong tumira siguro ng ganito eh, wala akong naaalala eh. Pero para kasi ang hirap niyang tira na yan eh, no? Pag ganyang tira, syempre hook shot yan, so sobrang hirap talaga ang butatain niya, no? Pero para ma-master mo yung ganyang tira, anong gagawin mo? Paano, no? Nag-guess nyo ba yun, ha? Tapos dito naman tayo sa hesitation. Actually, bihira lang niyo ito gawin eh. Pero ganyan lang yung ginagawa niyang hesitation mo, ba ganyan lang, oh. Yung parang tatagilid siya ng konti, tapos bigla siyang haharuro, tapasok na ganyan. Nice layup yan! O yan, tingnan nyo, ayan o, tumatagilid siya, diba? Tapos ayan, bigla siyang humarurot papasok, layup na naman, no? Pero napansin niyo ba yung ginawa niyang dribble? Ang awkward talaga tingnan, no? O ayan pa, sumasalaksak, tumagilid, tapos biglang humarurot ngayon, ayun, pa-floater pa nga. Yan naman mga tol, yung floater na yan, yan talaga isang katutak na beses mo makikita na ginagawa niya eh. At kung di nyo napansin, medyo iba yan mga tol ha. Ang normal kasi na floater yung ganito. Yung kagaya kay kabayan Noldy Clarkson, nakatigil tapos biglang papa-floater, di ba? Pero ito kasing ipapakulot mga tol. Habang tumatakbo, tatalon na tapos pa-floater na ganyan, no? So kung tutusin, talaga mas mahirap yan kaysa dun sa mga floater na kagaya nung kay kabayan Noldy Clarkson, di ba? Kasi dyan, tumatakbo ka eh. So pag tumalong ka, pati katawan mo, papaano? Paabanti sa ere. At yun yung nagpapahirap talaga dun eh. Kaya ang papansin nyo, ang ginagawa niyang tira dyan, walang ikot yung bola, ho, walang pitik sa dulo eh, no? Yung para bang kunwari, parang nag-iitsa ka ng damit, isushoot mo doon sa lalagyan ng maruming damit, parang ganun, walang spin, di ba? Oh, like natin ha, pogi pa yung topic ngayon, mag-like kayo ha. Kasi kapag nilagyan mo pa yan ng spin, yung ganyang floater, lalong hihirap talaga yun eh. Well, syempre, kapag ganyan mga tol, kontra-tempo talaga yan, biglang tumatanong talaga eh. So talagang napakahirap mo tatain niyang ganyan. So kung i-consider natin lahat yan, eh walang niya lakas na armas niya pa-plota ni Papa Kulot na yan. Makarating lang siya sa ganyan kalayo, tatalon na tapos babatan niya ganyan, paalis si Lord, tapos pasok palagi, no? O yan, tingnan nyo, oh, kahit si Capri nasa harap niya, biglang tumalon, parang ang dali-dali, no? Pero sa totoo lang, mahirap talaga mamaster yung ganyan eh. Sinasabi ko sa inyo mga tol, kaya akong magpakita sa inyo na lagpas si kwenta pa-plota na ganyan ni Papa Kulot, napakarami talaga eh, ngayon season pa lang yan ha, ganun kadalas niya yung ginagawa. Yan mga tol, isang patunay yan, no? Yung sinasabi ko dati, di ba? Dapat meron kayo isang galaw na na-master mo talaga. Na anytime na gawin mo yun, kumpiyasa talaga kayo na kapag ginawa nyo yun, masushoot nyo yun eh. Kasi nga, na-master nyo yung ganun tire. Although mga tol, tumitira naman siya ng mga gandong floater. Yung normal na floater na ganyan, no? Pero konti lang yung nakita kong ganito eh. Titigil muna siya tapos pa-floater na ganyan. Konti lang talaga eh. Basta isa lang ang sigurado ako, pag nakarating siya sa ganyan kalayo, magpo-floater yan 80% of the time eh. Ayan, tangkad niya na yan, no? 6'8 na point guard yan, tapos poplotar ka na ganyan, sure ball pa, ito, tas ang pusta natin dyan. Kontra siya yung papagumalaw, matalino pa, pogi pa, ayan kita yung depensa, oh. Lumingon lang siya sa kaliwa, tinas niya yung bola, nag-react agad yung depensa, eh, no? Yung tamad na floater pa yung ginawa, oh, shoot na yan. Tingnan niyo mga tol, ha? Tingnan niyo mabuti kung gaano kalaki yung advantage na isang 6'8 na point guard na may floater. Ayan, kita niyo, oh, hindi talaga aabutin, eh, no? So kung sino man yung nagturo dito kay Papa Kulot na oy 6'8 ka ha, tapos pogi ka pa, mag point guard ka na lang, tapos master mo yung floater, talagang hanga po ako sa inyo, ang galing nyo. Well, I think unang reason kasi dyan, yung tatay kasi nito mga tol, player ng Melbourne Tigers dati sa NBL. Yung nanay niya, player din ng Tigers eh, sa Women's NBL naman eh. So kung meron mang pwede makakaintindi na magiging advantage si Papa Kulot, silang dalawa na kagad yun eh, sila agad makakaalam nun eh, no?
So ang tingin ko dito, mga ton, hula ko dito ha, ang nangyari dito. Yung ganyan tira niya niyan, malamang no, nung bata pa kasi siya, ang tatangkat na magulang niya eh, kalaro niya sa basketball. Paano siya ngayon makakatira na hindi nabubutata? Paano? Isipin niyo mabuti. E di siyempre, kailangan niya itira ng palobo. Kaya na-develop yung paploter na yan, di ba? Galing talaga mang hula ni Yeshkel Baldwin. Now, tingnan naman natin ngayon tong crossover ni Papa Kulot. Eh, kita niya oh, iwang ka boy. Yung crossover na niya na yan, masyado talaga makaluma. As in, 90s na style yan, ganyan eh. At yung dribble niya, ang papasin niyo rin, parang style Larry Bird pa nga na dribble minsan. Ganong era yung dribble niya eh, no? Again mga tol, ang hula ko na naman dito, player nga kasi yung tatay niya. At kung i-consider ko na naglaro sa NBL yung tatay niya noong 1993 to 1997, eh hindi pa talaga flashing galawan ng mga ganong taon eh, no? Ito, maganda to, tingnan niya ha. Oh, tingnan mo buti ha. Whoop, 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 whoop. Tapos sexy lip, galaw na matanda talaga eh, no? Kahit yung dribble na yan, tingnan niyo mabuti. Dribble Larry Bird yan eh, yung ganong era na dribble yan eh. Kakaiba talaga, no? O, ayan pa, tingnan niyo ha. Ayun, nice yan, no? Pero kakaiba talaga, no? Tingin ko sa mga tol, ito hula ko lang talaga to eh. Australian kasi to. At sa tingin ko, nung bata pa siya, lumaki siya pinapanood yung mga Australiano kasi meron silang NBL eh. Hindi mga kagaya ni na Iverson na Amerikano. Kaya hindi rin siya flashy, hindi dribble Amerikano eh, no? So, probably na-adapt niya na dribbling yung mga kagaya ng dribble ng tatay at nanay niya. Pero para sa akin talaga, mas gusto ko pa nga yung ganyan dribble niya. Pogi naman eh. Kasi parang nagiging kontratiempo pa nga siya eh, no? At yung pa yung nagiging advantage niya sa iba. Tapos sa 3 points naman, 32.4% siya sa 3 points this season. Last year, 26.3% lang eh, no? So meron konting improvement ha. Karamihan ang tira niya sa 3 points, yung napansin ko, puro catch and shoot lang na ganyan sa wing. Well, kasi nga, mababa yung percentage last year, di ba? So kadalasan, gagawin ng depensa, iniiwan siya ng ganyan, kaya na-open siya eh. Ayan, tingnan niyo depensa, oh. Wala man lang nagka-close out, oh. Pero 32.4% nga siya this season. Medyo decent na numero niya ngayon, ha? So syempre, ang kakapi pa niya, sino ba? Si Makahiya eh, oh. Iipidin palagi sa loob yan pag sumalaksak yan eh. Important tuloy talaga na ma-improve niya yung tira niya ngayon sa 3 points. O yan, tingnan niyo depensa kay Makahiya, oh. Grabe talaga eh, no? Kaya libre na naman tuloy siya, patay ka dyan. So tingin ka mga tol, no? Kailangan pa talaga niya ito mapataas. Kasi puro open shots pa nga nakukuha niya dito. Sana mga 38% okay na okay na yun, no? Tapos yung maganda pa dito kay Papa Kulot mga tol, yung mga cuts, natural na natural talaga yung mga cuts eh, no? Yung alam mong cut ng matalino, cut na nag-iisip, cut na naturuan talaga, yakita nyo ba yun? Kakat dapat siya pagitna oh, pero bigla niya binago, sa baseline na siya nagpunta oh. Sa dami na nabreak tong players mga tol, eto na siguro pinaka-pogi tsaka pinaka-magaling kumati. Eto tingnan nyo ha, sumasalaksak yan. Pero siya, andito pa sa may half court pa oh, tingnan nyo oh, diniretso niya ng cut mula half court yan ha, ang galing diba? Ito pa, nung bilang tutulong si Clark ko, oh, tingnan niyo si Papa Kulot. Halos sabay lang yung action nilang dalawa eh. Nung tumulong si Clark, sinabayan din bigla ni Papa Kulot ng cut. Ang bilis na reaction eh, no? Kaya sinasabi ko sa inyo na halatang naturuan to sa murang edad pa lang. Sa cuts pa lang, sobrang talino na kaagad talaga eh. Tapos pati yung tangkad niya, gamit na gamit niya, no? 2 offensive rebounds per game to ha? Point guard, 2 offensive rebounds per game ha? Point guard to ha? Kasi nga, 6'8 siya. Pero kasi mga tol, no, hindi lang naman kasi yan dahil sa tangkad niya. Kita nyo ba yan? May naalala ko, nabasa ko ng comment eh. Bakit daw pinapapasok palagi sa offensive rebounds panungkit, eh nasa 3 points, ang layo, nakatayo sa 3 points eh. Eh yan ba, tingnan nyo nga yan, saan ba siya galing dyan? Nasa half court lang, yahiyang-hiya naman ako sa iyo eh. Pero yan, pumasok pa para sa rebound do. Galing sa half court yan ha? Okay pa isa, tingnan nyo, galing din siya sa labas, diba? Pumasok siya, tapos na-tip-in niya yan. Ayan yung isa pa, nagaling din siya sa 3 points pero bigla siya pumasok at natipin na naman niya yan, no? So it doesn't matter talaga mga tol kung nasan ka eh. Ayan nga, tingnan nyo, free throw yan, no? Galing pa siya sa labas, siya pa yung nakakuha. Isipin nyo mabuti mga tol ha, kung ganito lang sana si Panungkit, no? Mas makakaribon siyempre yun, ang haba-haba, no? Panungkit yun eh. Ando na tayo eh, doon na yung matangkad siya, 6'8 eh, no? Pero hindi kasi pwedeng puro tangkad lang talaga. Kailangan mo talaga, gustuhin mo talaga makaribon ka eh. Okay, tingnan nyo yan, no? Tatlong berde yan, no? So tanong ko sa inyo, meron ba siyang chance makarebound dyan? Andiyan si Sanya Lopez, andiyan pa si Bobby Patis, ang tatangkad yan. Why not, diba? Ayan, nakuha niya, oh. Pinakamagandang example yan, mga tol. Si Abueva, matangkad ba yun? Hindi naman matangkad yun, eh, no? Pero bakit malakas rebound? Eh, kasi masipag siya at gustong-gusto talaga niya makuha yung rebound. Ganun lang yun, eh. Now mga tol, no, 6.1 assists per game ito. Halos kaparehas lang yan last year eh. Last year, 6.4 assists per game siya noon eh. At yung napansin ko mga tol, ang galing talaga ito pumasa ng bounce pa sa mga cuts na ganyan, no? Agad mga tol, yung pass niya na yan, halatang halata talaga, naturo sa murang edad, no? Natural na natural yung pass eh, kita niyo ba yun? Ngayon pa, tingnan nyo kung gaano kaganda yan. Langyang yan, tingnan nyo, oh, nice pass, Papakulot! Isipin nyo ito mga tol, ganito naiisip ko talaga dyan eh. Nanay at tatay mo, pareho matangkad. Bata ka, saan mo padadaanin yung pass ha? Sa ibabaw nila, pwede ba yon? Siyempre hindi, di ba? Eh di siyempre sa ganyan, sa baba dapat. Bounce pass dapat, yun lang yung paraan mo para makalusot eh, no? Kaya siguro magaling sa bounce pass ito eh, no? Ang galing ko talaga bang hula, no? Ito, perfect example to eh. Si Joker na sa harap niya, tangkad yan, 7-footer yan, di ba? Pag pinasa mo pataas, kahit mababato mo lang yan, malaki ang chance maagaw niya, matangkad kasi eh, no? Pero pag bounce pass mo na ganyan, hindi talaga makakayoko agad yan. Laki ng chance yan eh, nice pass tuloy yan, no? Kahit actually sa mga roll, ang galing niya sa bounce pass talaga eh. Lumulusot talaga eh, no? Well, madali talaga mag-bounce pass mga tol kung isa lang eh, no? Pero yung ganyan, no? Palusutin mo sa gitna ng dalawang tao, pahirap talaga yan.
Tanong ko sa inyo, gusto niyo ba matutunan yang ganyan? Eh wag kasi kayong buwaya, tingnan niyo yung paa. Ipasa niyo sa may paa na ganyan, no? Kasi kapag ganyan sa may paa mo ipinasa, kailangan talaga yuyuko yung depensa para maabot nila, 'di ba? Hindi naman ganoon kahaba yung kamay nila eh. Tsaka ulitin ko, wag ka kasi buwayang hayop ka. Tsaka yung court vision niya, mga tol, ang ganda talaga, no? Hindi ka pwede sumuna ng ganito eh. Ang gagawin niya, cross court pass papunta sa kabilang corner na ganyan. Wakali pa yung pinampasa diyan, no? Kaya yan, assist na naman tuloy yan. So lagi niya talaga nakikita yung ganyang cross court pass na pass sa kabilang corner. Hindi ka pwede mandaya sa defense, no? Sa zona, hindi pwede eh. Pero syempre, hindi talaga yan madali makita at hindi talaga madaling gawin yung pass na yan. Long pass yan eh, layo pa eh, oh. Tinagalog mo lang, tol eh. Okay, patinan niyo, yan, oh. Nice pass na naman, oh. Kay Pukusevski naman, oh. Patay ka dyan. So yun mga tol, no, meron naman talaga reason kung bakit itong si Poging Papakulot ang the youngest player in NBA history na nakarecord ng triple-double. 19 years old, 2 months at 23 days, ang bata, nabalaybo pusa talaga eh. Kasi kompleto talaga tong batang to, matangkad, magaling mag-dribble, kahit na medyo kakaiba-dribble niya, no, magaling pumasa, matalino pa, pogi pa. So isang patunay ito mga tol, no, na hindi talaga importante yung mga galaw na para ka magbumuka magaling mag-basketball, no. Mukha ka nga magaling gumalaw pero hindi ka naman makashoot. Eh wala rin yun. Walang pinagkaiba yan mga tol sa mga napipilit magmukhang mayaman tapos napakarami namang utang. Eh itong si Poging Papakulot mukhang hindi talaga marunong magbasketball. Awkward talaga yung galaw eh. Pati dribble makaluma eh no. Pati tira nito actually magugulat ka lang talaga eh. Pero talagang basta pogi ka kahit pa mukhang tanga ka gumalaw sa loob ng court pogi ka pa rin talaga eh no. Kaya hindi na niya kailangan magpapogi pa eh. Mukhang tanga man siya maglaro pero magaling naman talaga at yun naman talaga yung naging advantage niya, yung awkwardness niya, no? Kasi hindi sana yung defense na makakita ng ganun. Kumbaga, no, hindi nila expect, ay, bigla pala mag-running floater, ay, bigla pala itong kakat. Hindi nila alam, eh, no? Kaya malamang, pagdating ng ilang taon, mga tol, maging star marker din, ito si Poging Papakulot, andito na ang Papa, Papakulot. O, yun na panghimagas, maglaigay, mga hitari Papakulot.